Habang wala po kasi ako sa bahay, napanood ko po sa CCTV na may issue po si Ate Paye at Tyronia. Since nakauwi na po ako, kinausap ko na po si Ate Paye para clear po. Kasi diba, bago ako umuwi, hindi tayo okay. Feeling ko, hindi tayo okay. Kasi hindi mo ako masyadong pinapansin. So, yung may sinasabi ka sa akin yung about kay Tyronia, sabi mo parang tumatama na siya. Tapos diba, after mo magsalita doon, may hinawakan ko yung iniinom na ano chocolate. Tapos nagbasa ako. Tapos sabi ni Ate Kiana, kinakausap ka ng ate mo. Tapos sabi mo, wala. Tapos umalis ka. Tapos feeling ko galit ka nun. Tapos, ano pa? Tapos yung kumakain tayo. Kasi hindi mo pa ako masyadong pinap... Ay, before pala yun. Yung nandun sa may court. Diba? Tinawag mo ako nun. Tapos nag-chat ka nun eh. Tapos may period yung dulo ng chat mo. So feeling ko galit ka talaga. Tapos dumating ka. Tapos dumating ka, diba? Ano? Tinawag mo ako. Tapos ano? Nang nandun na sa may gate, nung papasok ka na, nag-ano lang ako, nag-hello ako sa'yo. Tapos parang hindi mo ako binabate. Tapos parang galit ka sa'kin. Uy, nag-hello ako ah. Nag-hello ka, pero yung, alam mo yun, yung mukha mo, plain lang. Mm. Parang ano, parang kang galit. Tapos? Ayun, ganun siya. Yan lang? Mm-mm. Yan lang? Ano pa ba? Lang dapat aminin sa'kin? Yung kinento ko kay Tyron niya, kung bakit ko naisip na baka nagsiselos ka nga sa'kin. Kasi malakas ang instincts mo? Oo. Bakit? Hindi, kasi ano, sabi ko sa kanya, may instinct lang ako na baka nagsiselos ka. Kasi syempre, hindi ko masabi kung nagtatampo ka nun, kaya ganun ka, or galit ka, or nagtatampo ka sa kanya, kung bakit ganun yung tingin mo. Ewan ko, pumasok lang siya sa utak ko, parang hindi ko naman siya minimin na ganun talaga yung naisip mo. Na baka nagsiselos ako sa'yo. Oo, na baka ganun talaga. Okay. Parang hindi ko naman siya minimin. Baka naisip ko lang. Unang una sa lahat, ate, totoo po, nagtampo ako sa'yo na may sinabi ni Kian na kinakausap ka ng ate mo. Diba po, tinuturuan tayo dito na kapag kinakausap ka, tumingin ka sa mata. Mm-hmm. Pag nakikipag-usap sa'yo, huwag kang distracted. Mm-hmm. Which is, name po nagawa. Mm-hmm. Tapos, nung kumakain tayo, hindi kita masyado pinapansin. Mm-hmm. Tapos yung sa water. Sa water. Mm-mm. Yung sa water, kasi di ba lahat sila binigyan mo, tapos ako hindi. So, feeling ko talaga galit ka sa akin nun. Ate, binigyan kita, nasa dulo ang baso hindi mo. Hindi talaga, promise! Nasa dulo ang baso mo, magkatabi ng baso nyo ni Kiana. Pero yung doon, nagtampo talaga ako sa'yo nun. Kasi nga, kinakausap kita ng maayos. Pero hindi ka tumitingin. Tapos, doon sa period, kapag nasa office ako ate, lagi akong sanay na nagpe-period ako. Kasi diba, kanyang iba-iba kayong ka-chat. So, laging ganun. Yung syempre, dapat maayos yung pagkakaano mo ng sentence, ganyan, nasasanay ako. Pero hindi ako galit. Saka yung sa court, pinansin naman kita na hindi ko alam kung na big deal mo siya na baka plain ako nun sa'yo. Kasi kilala mo naman ako, lagi akong may ganung mood. Na plain talaga ako, as in. Pero, nagtataka lang ako dun sa part na bakit mo ko paghihinalaan, nagsiselos ako sa'yo. Bakit ate? Ano lang, hindi naman siya sobrang minimin ko, pero parang pumasok lang siya sa utak ko. May mga tao pinagsiselosan ako kay Kiana, pero, syempre, ako din mamimili kung saan siya masaya, kung sino kakaibiganin niya. Pero ate, dapat tandaan mo na, kapatid kita, hindi mo dapat pinapasok sa isip mo yung ganyan. Pag ikaw ba nagka-jowa, kung papayagan ka, tapos close kami ng jowa mo, magsiselos ka din? Hindi. Paano pag isipan kita ng gano'n na, si Kadir Finkus, ano yun, magsiselos yun sa akin. Ganun. Masasaktan ka ate kapag sa'yo kung ginawa yun. Sabi ko kay Tyronia nun, bakit hindi niya ako nirekta? Yun lang. Kasi tinuturoan tayong mangrekta ng tao dito. Kung may problema ka sa akin, bakit hindi mo ako nirekta? Magka-roommate naman tayo. Yun nga, hindi kita nakausap agad. Kasi di ba, umalis ako nung umaga. Tapos nagsabi ako sa kanya nun. Yun yung time na ano, gabi, di ba? Tapos natulog ako sa kanya. Buwi kayo. Tapos kinabukasan, umalis na ako. Kaya hindi na din kita nakausap. Normal ako sa part na. Bakit pag-iisipan, pagsiseloso? Natawa lang din ako kasi ganun yung reason para magselos ako. Hindi ako ganun kagaba. Saka next time, matuto kang mangrekta ng tao, lalo na ako. Dahil ate mo ko, magkasama tayo sa isang kwarto. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Kasi mamaya, makarating na naman to kay la mami. Mag-stress na naman tayo ng ibang tao. Mm-hmm. Alam mo naman kung paano tayo pagalitan sa mga ganyang bagay. Katulad kagabi, hindi ko na nga pinapaalam na hindi ako okay sa nangyari kay ate. Pero napansin nila. Kaya yung mga ganito, dapat sabihin mo na sa akin, hindi yung mapupunta pa kay Tyronia, tapos malalaman ko kay Tyronia pa, hindi galing sa'yo. Siyempre, hindi naman natin alam dahil bata yan. Pwede rin magkwento kay la mami. And hindi natin siya para sisihin sa ganung bagay. Kasi, pwede rin makastress din tayo dun sa bata. Especially anak yan ni mami. Nakakahiya, di ba? Kaya,
kung may gusto kang sabihin, madali naman mag-approach sa akin. Ako nga nagsasabi ako sa'yo, Ika Joy, nagtatampo ako kay Tiana. Ika Joy, nagaganto ganyan ako. Ang dali ko lang kausapin, Ika, pag mag-movie tayo, Ate Paye, pwede po bang papos muna? May sasabihin lang ako. Ganito kasi yung naramdaman ko eh, na hindi ko alam kung tama ba to, pero feeling ko nagselos ka sa akin. Nagsiselos ka sa akin kasi close kami ni Ate Kiana, pares kami malakas tumawa. Pwede ba sabihin gano'n? Hindi naman ako ma-offend. At least nasabi mo. Hindi yung malalaman ko pa sa ibang tao. Siyempre, hindi natin alam. Kapag ibang tao pa pinagkwentuhan mo, may dagdag bawas yan. E paano kung gano'n? Tapos, yung dagdag bawas yun yung paniwalaan ko. E di mas naging masama yung tingin ko sa'yo. Mas nagtampo ako sa'yo. Kaya next time, kung may problema ka, rektahin mo. Kung hindi man tayo mag-abot dito sa bahay, mag-chat ka. Tawagan mo ko. Mag-video call tayo. Kahit wala akong cellphone, may laptop naman ako. Okay. Ganun lang. Hindi ko na para pahabain pa. Nagtampo lang ako dun sa part na yun. Sa kayo nga, sa hindi mo pag-pay attention kapag kinakausap kita. Kasi ako, ate, sabi ko sa'yo matutok sa pagkakamali ko. Kasi lagi na akong napapagalitan. Lagi akong nasasabihan na bastos ako. Wala akong respeto, wala akong galang sa kanila pag kinakausap ako. Gusto mo ba masabihan ka rin ng ganun? Sinasabi ko sa iyo to para matuto ka na hindi na mapasa sa iyo kung ano yung nangyayari sa akin, kung ano yung pagalit nila sa akin. Matuto ka na lang. Yun lang yun. Gusto ko lang matuto ka din. Parang sa isang linggo, hindi nawawala ng issue yung isang tao dito sa akin sa bahay. Lagi may confrontation. At sa totoo lang, ini-entertain ko na lang kasi alam ko namang gusto nila ng oras at atensyon ko. Sino ba naman ang may ayaw, di ba? Ako na to. Ako na, ilang years lang ang age gap natin. Hindi mo siya nagagawa. What more kaila, mami? Paano pag biglang wala ka sa mood, tapos biglang kinausap ka nila? Hindi pwede yun, ate. Mas matanda sila. Paano pag nagtatrabaho ka na, gaganonin mo ba yung boss mo? Di ba hindi? Kasi ako, lagi ako nasasabihan ng ganyan. Payo, huwag mo gagawin sa pabiyan. Payo, huwag kang ganyan sa ibang tao. Kaya pag kinakausap ka, mapaseryoso man or hindi, makinig ka lang. The same time, kung kaya naman natin solusyonan, gawin na natin. O may mga times naman talaga na moody ako. Alam mo naman yun eh. Lagi akong galit, lagi akong wala sa mood. Pero that doesn't mean na hindi kita kakausapin. Galit ako kay Kiana, hindi kita kakausapin, gano'n. Hindi naman gano'n yun. Yun lang. Sorry. Nang ulitin. Siyempre magkakaiba tayo ng pag-iintindi. Ganto din yung liver ni Tyronia. Siyempre hindi na magkakilangatakay na, ganyan, ganyan, ganyan. Kailangan ko kumalma. Dahil mas bata ka sa akin. Yun lang.